Hello mga Kapinoy, yan na welcome lang tayo sa ating YouTube channel, no? Yan na Pinoy TV News. Kaya thank you so much again. Yan na Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, no? Yan na thank you so much sa inyong support at sa inyong panood at support po dito sa ating channel, no? Yan Pinoy TV. Sa ating mga mahal na OFW, yan maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Yan at sa mga bago po dyan, yan huwag kalimutan pong i-like, share and subscribe, and thank you so much everyone. Yan na dito naman tayo guys, ating update, no? Itong ating napaka talagang trending to yung Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Sa isang mensahe para sa araw ng kagitingan ay tila binatikos ni Senadora Aimee Marcos ang gobyerno kaugnay sa issue sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Aimee, hindi dapat susugod sa gyera ang Pilipinas na walang dalang sandata sa kabila ng ginagawang pagpapanggap at pagnganaknak. Kasabay nito ay pinuna ng Senadora ang kakulangan sa pangunahing produksyon ng mga armas at bala ng Government Arsenal o GA noong nakarang taon kahit na tumaas anya ang gastusin ng 420%. Batay sa ulat ng Commission on Audit o COA, hindi nakapag-produce ng sapat ang GA, isang ehensya sa ilalim ng Department of National Defense, ng mga maliliit na armas at bala kahit na naglaan ng halos 455 milyong piso mula sa kanilang budget para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng taong 2023 kumpara sa tanging 87.4 milyong piso lamang noong 2022. Ikinalulungkot ng Senadora ang naturang balita ng COA kaugnay sa nasasayang na pera. Kaugnay nito ay tinanong niya kung ang buhay ng mga men in uniform ay masasayang na rin sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Gayunpaan, iginit ni Marcos na tanging isang makabuluhang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China ang magsasalba sa sitwasyon na nagsisimula pa lamang lumala. At siya ay naniniwala na ang susi ay nasa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin ng Senadora na siyang nanguna ng Committee on Foreign Relations sa Senado ang pangangailangan na taasan ang antas mula sa karaniwang pagpasa ng note verbal tuwing may insidente sa di pagkakaunawaan sa pinag-agawang teritoryo sa WPS, habang itinutulak ang multilateral na pag-usap sa lahat ng mga umaangkin sa teritoryo, kabilang ang Pilipinas, China, Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Taiwan. Muling sinabi ng Senadora na kailangang dalhin sa ASEAN at sa United Nations, sabay diin na hindi tayo maaaring gumawa ng pare-parehong bagay ng paulit-ulit at asahan ang magkaibang resulta sa bawat pagkakataon. Para